Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan. Ayan. Sa bunyog, pagkakaisa public page, i-share natin ha, mga kabunyog. Sa Enzo Recto page at sa ating YouTube channel. Palakasin din natin ang ating YouTube channel. Ano? Oh, kamusta na ba si Tatay Digonyo? Wala pa pala yung mga pulakaw dito. Mamaya, nandyan na sila, no? Yung mga dotards at pulangaw. O, ayan. Nakita ninyo ang inyong Tatay Digonyo ay bumisita sa kanyang amo. Bibigyan natin ng komento. Mga dotards, mga pulangaw, walang pikunan, ha? Sa totoo lang tayo. Ayan, ha? Nakita nyo? Si Duterte, yan ang pinakamaraming biyahe niya nung siya presidente. China. Yan ang pinakamaraming biyahe niya, China. Official visit, tsaka siguro yung mga hindi official visit. At kahit hindi na siya presidente, ha, ganyan po katindi. Si Tatay Digonyo nyo, ha? Tatay nyo, ha? Hindi namin tatay. Ay, hindi na siya presidente, pero sa China pa rin siya, nagre-report. Wow! O, anong masasabi nyo, mga dotards, ha? Anong masasabi nyo sa inyong tatay? O, bago yan, mga kabunyog, mga kababayan, ay huwag nyong kakalimutan mag-share sa ating vlog. Click nyo lang yung share button, follow sa YouTube, no? At yung mga nakakaluwag-luwag, mag-send po tayo ng stars. Click nyo lang yung stars sa baba. Now, share nyo para makarating sa maraming mga Pilipino, no? Isipin nyo, itong si Duterte, hindi na nga presidente, pumupunta pa ng China, ha? Talagang nagre-report pa siya sa kanyang amo, Xi Jinping. Ano kaya ang pinag-usapan nila? Eh, tingin ko, mukhang wala ring, itong si Da Junior, wala ring alam. Kumbaga, sabi nga ni Da Junior, sana sabihin naman sa akin ni Duterte kung anong lakad niya noon, anong pinag-usapan nila. Pero isa lang ang katotohanan dito. Isa lang ang katotohanan dito, mga kabunyog. Talagang lumalabas at malinaw na malinaw. Si Duterte ay ginagamit ng China para utuin ang mga Pilipino. Kumbaga, pang-uuto ang gagawin ng China. Si Duterte yung kanilang puppet. Ha? Si Duterte yung aso na magsasabi na itong China ay pala kaibigan, itong China ay maayos, ito ay kaibigan ng mga Pilipino. Yan, si Duterte ang magpapakalat ng ganyang propaganda. Ibig sabihin, uutuin ng China si ang mga Pilipino gamit si Duterte. Yan ang pakay niya dyan. Yan din ang intensyon ng China. So, wag na tayong naglolokohan, wag na tayong nagbabulahan. At syempre, bago tayo uminit ang ating usapan, marami na naman magagalit sa atin kasi nagsasabi tayo ng totoo. Pakinggan mo, patugtugin muna natin yung ating bunyog hymn. No? Gandang pakinggan ng bunyog eh, no? Yung bunyog hymn natin, ano? Sino daw ba nag-compose ito? Si Engineer Goingo, no? Akala kasi ng marami ang singer nito, si Attorney Enzo Recto. Hindi po, ha? Kaboses kasi ni Attorney, eh, no? O yan, patugtugin natin ang ating bunyog hymn, ano? O. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Yan, maraming salamat. Ang ganda talaga ng ating bunyog hymn. Talagang himig makabayan ang ating mensahe. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi kasama ang China. Ha? Hindi kasama ang mga kagaya ni Duterte na mga traitor sa bayan. Mga makabagong makapili. Pero hindi na siya makapili eh. Siya ay maka-China na. Ayan po. Nakakalungkot. Nalantaran po ang ginagawang, sabihin ko na nga, panggagago at pang-uuto ng China sa Pilipinas eh. At ang kanila, walang kahiyahiya tong Duterte na to, no? Nung siya presidente, kulang na lang talagang magpakadena siya kay Xi Jinping eh. Yung literal na, no? Talian ng kadena dito. At anuhin siya. Diba? Nakita natin ang ginawa ng China sa panahon ni Duterte. Na talagang yung panalo natin sa West Philippine Sea,
binasura ni Duterte, ha, binaliwala sa ngalan po ng kanyang pagiging tuta ng China. Yung ating mga maangisda tinataboy sa West Philippine Sea kahit nanalo na po tayo sa arbitral ruling. Di ba? Panalo tayo. Ang ginagawa ni Duterte, siya pa ang lumuluhod kay Xi Jinping. At ngayon nga, kahit hindi na siya presidente, nagpapakaaso pa rin siya at pinapakita niya yan. Oh. Ayun, oh. Bumisita siya kay Xi Jinping. At sinasabi niya, sinasabi nila ay patatatagin daw ang pagkakaibigan. Nasusuka ako. Nasusuka ako. Ah, sa statement na ito ng China at ni Duterte, para daw patatagin ang pagkakaibigan ng China at ng Pilipinas. Saan banda ang pagkakaibigan kung tayo ay binabastos? Ha? Kung hindi kinikilala ang ating sariling teritoryo o yung ating exclusive economic zone. Saan ka nakakita ng pagkakaibigan na pinagsasamantalahan niya ang kaibigan niya? Walang ganon! Ang ginawa ni Duterte ay pagpapakaaso at dinamay niya ang Pilipinas sa kanyang pagpapakaaso sa China. At ngayon ay wala siyang kahiyahiya. Hanggang ngayon ay tuta pa rin siya, no? Tutang tuta. Nakakahiya po talaga sa buong mundo. At ito lantad na, no? Sa bagay, si Duterte hindi naman makakapagbakasyon sa US to, no? Mama Magnitsky Act ito, no? At ngayon yun nga, tuloy-tuloy ang investigasyon ng ICC. At malamang, tingin ko isa sa pinag-usapan nila, yung ICC, no? Baka nanghihingi ng tulong dito sa kanyang among si Xi Jinping kung paano niya matatakasan yung investigasyon ng International Criminal Court. Diba, mga kabunyog? Bunyog! Bunyog! Halika na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa. Mga kabunyog, ha, huwag niyong kalimutang i-share yung ating vlog kasi mahalaga talaga yung pag-share ninyo. I-share nyo po sa inyong mga wall, kung po pwede sa mga group chats, sa mga GC, sa mga groups. Ha, sa lahat ng pwedeng i-share, i-share natin na itong ating vlog para lumawak tayo kahit sa YouTube channel. Mag-follow po tayo para nananaig ang katotohanan. Hindi nananaig ang mga fake news at propaganda. Itong kagaya nito, propaganda ito ng China. Eh. Alam nyo, China, magaling to sa propaganda. Eh, no? Ang dami itong mga pautot. Panahon pa lang ng COVID, ang dami nilang mga propaganda, 'di ba? Pero makikita mo ang ginagawa ng China sa mundo ngayon. Hindi lang naman sa Pilipinas eh, no? Kaaway niya rin ng Japan. Doon sa Sea of Japan, ang India, meron din siyang border dispute sa India, sa Tibet. Kahit po sa West, sa South China Sea, sa kabuuan po ng West Philippine Sea at South China Sea. Ha, kahit ang Indonesia, 'di ba? Ang Malaysia, ang Brunei, meron din siyang sigalot. Ang China, no? Ano ito? Talagang matigas ang ulo itong China. At matindi rin ang girian nila ng United States, ng US, no? So, pero itong si Duterte, pinipili talaga niya magpakaaso. Yan ang ating word for the day. Aso. Duterte, alagang aso ni Xi Jinping. Kaya yan ang title natin. Gamit sa pang-uuto sa Pinoy. Oo! Oh! Hanggang ngayon po, ginagamit si Duterte para utu-utuin ang mga Pilipino. Ngayon, ang masasabi lang natin, ang mauutu lang dyan, yung mga tatanga-tanga. Yung mga bobo. O, di ba? Tawagin natin si Larry Gadog. O, gamitin natin. Bobo! O, di ba? Ang mapapauto, ang magpapauto kay Xi Jinping, kay Duterte, at sa China, ay mga bobo! O, bakit bobo? Isipin niyo po ang nakataya sa West Philippine Sea. Billions of barrel of natural gas. Sinasabi ng mga scientists, sinasabi ng mga geologists, ay yung mga siyentipiko, mga eksperto, ay napakadaming natural gas na reserve dyan. Nandyan sa ilalim ng West Philippine Sea. Nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Yan, pinaglalawayan yan ng China. Hindi lang naman yung maritime transport eh. Kasama na yon syempre yung strategic location ng mga ano diyan, ng mga geographical features diyan. Patawagin mo man yang shoal, island, marami kasi ano yan, reef. May iba-ibang kategorya po yan eh, no? Sa international law, reef, shoal, may mga pagkakaiba yan, tsaka island.
Pero ang maliwanag dyan, lahat ng interest na pwedeng kunin ng China dyan, kukunin nila yan. Diba? At sa lahat naman ng mga bansa sa Southeast Asia, sa totoo lang ha, sa lahat ng bansa sa Southeast Asia, Brunei, Malaysia, Indonesia, sama mo na yung Japan, sa North Asia, Taiwan, ito lang naman Pilipinas, itong si Duterte lang naman ang nagpakatuta eh, yung iba naman talagang pumapalag. Hindi naman sila nakikipag-away, pero pumapalag sila, yung presidente ng Taiwan eh, talagang palaban yun, yung babae. Diba, yung presidente ng Taiwan, ganon din yung Indonesia, si Widodo. Sabog kung sabog, pag pumasok ang mga barko at vessel ng China sa kanilang teritoryo, sa kanilang dagat, sabog, sasabi ni papasabugin niya, sabi ni Widodo, diba? Ganong katapang. At si Widodo, totoong sumasakay talaga ng vessel ng Indonesia, nagpapatrol, pinapakita sa international community yung pagtatanggol niya sa kanyang sariling bansa, sa kanyang soberanya, yung Indonesia. Ganon din yung Taiwan. Ganon din yung Vietnam. Ang mga Vietnam, makabayan yan. Pero pagdating sa Pilipinas, kabaligtaran. Kung gaano katapang sila Widodo, yung Vietnam, yung Taiwan, ganyan naman ka katuta at kaaso. Ha? Si Duterte. Kulang na lang sasabihin ni Xi Jinping. O, diba? Ganon yung tawag sa aso. Ano kayang pet name ni Duterte kay Xi Jinping? No? Gongdi. Kasi Xi Jinping. Baka Gongdi. Gongdi. Ito na ang iyong up, up, up. Gagano naman si Gongdi, di ba? Aso nga di ba? Pag sinabing aso, lahat ng gagawin ng kanyang amo ay susundin niya. Jump, jump. Tatalo naman si Gongdi, di ba? Ano naman ang kapalit ng pagiging aso? Hahagisan siya ng mumo. Utang ka. Ano pa ba? Lahat ng pwede. Pogos, pogos. Papasukin ng mga pogo ang mga sugalan. Siyempre si Duterte meron din yung kickback dyan, sila Boyinging, di ba? Kung sino pang mga kumita dyan sa mga salot na pogo na yan, nakagagawa naman na magaling yan sa China, na dapat naman yan, pinapalayas na sa Pilipinas. At ano pa ang naging kapalit? Yung mga pastillas scam, kung saan dumami ang mga inchik dito. Okay lang naman hindi naman tayo lumalaban sa mamamayang inchik kung legal ang kanilang pagpunta rito. Tama ang dokumento, turista sila, walang masama doon. Tao din naman sila, mamamayan din sila. Ang ayaw natin yung sindikato na illegal, ha, na pinapapasok yung mga Chinese dito, magtatrabaho sa Pogo, kung ano-anong illegal, pati mga drug lord na nakakapasok na dito, shabu, illegal drugs, mga galing China, peke, smuggling, prostitution, sugalan, diba? Diba, Duterte? Tapos ngayon, ang kapal ng mukha mo, makikipag-meeting ka dyan sa amo mo, ay yan ang mga perwisyong dinala mo. Ha? Na pumasok ang mga illegal na Chinese dito. Hindi ko sinasabing lahat ng Chinese, ha? Mali naman yon. Hindi tayo nagdi-discriminate ng lahi. Ang sinasabi natin, ang ayaw natin yung mga illegal, yung mga pastillas scam, na sumabit pa dyan yung Secretary of Justice niya na sinungaling din, si Aguirre, di ba? Si Aguirre. Binulgarya ni Montulfo. Lahat yan Chinese yan mga illegal Chinese. Yung na-raid na Pogo. Mga ano pala yun? Mga hindi pala tama mga dokumento noon. Mga drug lords. Mga drugs. Smuggling po. Kung ano-ano. Mga kontrabando. Lahat na diba? Tapos ngayon nakita mo si Duterte. Nagre-report sa kanyang amo, nakikipag-meeting. Di ba? Yung talagang aso, lahat na ng salot, perwisyo, dinala na dito Tapos, iba pa yung ginagawa ng China na pambubuli sa West Philippine Sea. Kulang na lang patayin ang ating mga mangisda. Nagagawa ni Duterte yan, magpakatuta pa dyan. Hindi siya nahihiya sa mga mangisdang Pilipino Palibasa, maraming ninakaw na itong si Duterte. Ayan, okay lang sa kanya. At marami, kaya nga sinasabi natin, ang mga maniniwala sa pang-uuto ni Duterte at Xi Jinping at China, mga bobo, mga tanga, mga tatanga-tanga. Di ba? Pero kung sa bunyog kayo makikinig sa Kulex Vlog, sa Enzo Recto, tayo mga kabunyog, maliwanag, hindi tayo maloloko, hindi tayo mabubudol-budol, hindi tayo pwedeng utu-utuin.
ng mga bully China at ng traitor na si Duterte. Ha? Kahit ilang panelo, Roque pa ang magtanggol sa iyo, Duterte. Nakagaya mong aso, hindi mo kami mabubudol-budol. Kaya maliwanag lang, yung pagpunta niya sa China ay paraan ng China at ni Xi Jinping para uululin na naman ang mga Pilipino. Uululin na naman ang mga Pilipino. O, di ba? Lolokohin na naman ang mga Pilipino. Yan ang totoo. O, masaktan ang masaktan. Dito sa Kulex Vlog, kaya nga tayo malupit sa katotohanan. O, dahil sinasabi natin ang totoo. Wala tayong papalampasin. O, ngayon, hindi na siya presidente, ganyan pa siya. Ano pa kayang mga pinangako niya kay Xi Jinping? Bubulayin niya yung mga dotards niya. Kayo naman mga dotards kayo, magbago na kayo. Mas maawa kayo sa mga mangisda na pinagtatabuyan ng Chinese, ng China government. Hindi kayo naawa sa sarili niyong kababayan. Mas gusto niyong magpakatuta dito kay Duterte, natuta naman ni Xi Jinping. Ha? Hindi ba kayo nangangamba, mga dotards, na darating ang panahon, yung West Philippine Sea, yung yaman dyan, yung bilyon-bilyon na natural gas dyan, na dapat sana papakinabangan ng mga Pilipino, ay mapupunta na lang sa China pagdating ng panahon. Oh, dahil sa mga traitor at aso na kagaya ni Duterte na sinasamba nyo, mag-isip na kayo. Diba? Kasi ang daming pakinabang sa West Philippine Sea, bilyon-bilyon barrels of natural gas. Ine-explore na nga nila yan eh, nung panahon ni Duterte eh. Wala nga silang paapaalam. Biro mo, sarili nating exclusive economic zone. Ha? Sila ang nag-explore doon, pinag-aaralan na nila kung ilan ang makukuha doon. Isipin nyo yan. At kapag nagduwag-duwag pa tong junior na to, hindi to naging matigas tong junior na to, huli na ang lahat. Talagang ibibigay na sa China ang lahat. Yan, kaya tayo sinasabi natin, ang West Philippine Sea ay para sa China. Ang West Philippine Sea ay para sa Pilipino. Nagkamali tuloy ako. Hindi para sa China. Di ba? Hindi sa mga kagaya nila Duterte, nila Xi Jinping. Ang West Philippine Sea ay para sa Pilipino at sa Pilipino lamang. Di ba? O, pati ako nagkakamali na sa gigil ko kay Duterte, eh, no? O, nakikita ko kasi ang pagmumuka asong-aso ni Xi Jinping, eh, no? Di ba maliwanag yon, mga kabunyog, mga kababayan? Bakit natin nahayaan ang dayuhan na aangkinin ng atin? Hindi tayo gusto makipaggera. Hindi gera ang pinag-uusapan dito. Sasabihin yung mga dotards na naman, gera. Hindi eh. Ang sinasabi natin, dapat yung West Philippine Sea ay para sa Pilipino. Hindi tayo magpapauto kay Duterte Xi Jinping. At yung kaduwagan ni Marcos, hindi pa pwede yan. Di ba? Maliwanag lang ang ating stand, ang ating paninindigan sa bunyog. O, di ba? O, tama ka kulek, sabi ni Berdol Jensen. O, di ba? Kaya nagpapadami ka lang ng subscriber at like, sobra talino mo. Nagpapasikat yung mukha mo, sabi ni Ana. Nagpapasikat ba ako? Huwag kang manood. Bobo ka, tanga ka, di ba? Ka-Pilipino ka ba? Ang pinag-uusapan dito eh, laban ng Pilipinas eh, parang maka-China ka pa eh. Paano ako nagpapasikat? Kung wala na lang babatikos diyan kay Duterte, sino na lang ang babatikos? Kayo na mga aso din ni Duterte, samba kayo ng samba. Oo kayo ng oo, di ba? Ana-ana. O ana-ana ang pangalan mo. Paano ako ng ano, nagpapadami lang subscriber? Di huwag ka mag-subscribe. Umalis ka dito sa Kulex Vlog, doon ka kilaga doon, doon ka sa Kilakibuloy manood. Doon ka sa mga tuta. Ha, nang China manood, ha? Dito, makabayan dito sa bunyog. Sa Kulex Vlog, makabayan. Ang pinaglalaban ng bunyog ay para sa bayan. Hindi tayo nakikipag-away sa ating mga kalapit bansa. Hindi namang gera ang habol natin. Ang gusto natin, magkaroon tayo ng pantay na karapatan pagtingin. Wala isang mundo na walang lamangan. Pwede ba 'yon? China, yung sayo-sayo. O Japan, yung sayo-sayo. Ganon din sa Indonesia, sa Malaysia. Ang sa inyo, sa inyo. Ang sa Pilipinas, ay sa Pilipinas. O, pwede tayong maging magkaibigan. Basta walang gulangan. O, hindi natin kagaya ang mga leader na kagaya ni Duterteng Tuta. O, yung anak niya, ganon din eh. O, ganyan na rin ang pattern ng kanyang anak na si Inday Walang AIDS. At si Marcos Jr. naman, duwag. O, magagalit kayo.
darating ang panahon, baka sa China na yung West Philippine Sea ang mga natural gas dyan, papayag ba kayo? Hindi ba dapat Pilipino ang makikinabang yan? Oh. Ang liwanag lang eh. Kaya binabatikos natin yung pagpunta niya dyan sa China. Bakit? Di ba ang tanong, bakit mo kailangan makipag-meeting dyan? Simple lang yan. Para magpakatuta ka na naman. Hindi ka na nga presidente, hudas ka pa rin. Hanggang kauli-uli ang hininga ni Duterte, tuta ito ng China eh. Kasi ang gagawin nila, uutoy nila ang Pinoy. Papalabasin ni Duterte na yung China mabait, na yung China ay palakaibigan, na yung China ay hindi naman bully. Ganyan ang gagawin ni Duterte. Ha? Uutuin niya yung kanyang mga followers, yung mga dotards. Eh kayo lang ang mauuto. Kami, hindi kami mauuto. Kasi kami, sa bunyog, tumitingin kami sa katotohanan. Eh kayo, mga utu-utu kayo ni Duterte. Yung naman si Duterte, utu-utu ng China. O, di ba? Kaya mag-utuan kayo kung gusto nyo. Huwag nyo kaming idamay. Ha? Sa mga, ano nyo? Sa mga kabubohan ninyo, di ba? Huwag nyo kami idadamay. Sa bunyog, sa Kulex Vlog, maliwanag ang aming paninindigan. Ang West Philippine Sea ay para sa Pilipinas. O, yun lang. Hanggang sa mga susunod pang mga henerasyon, dapat ang mga natural gas dyan, ang teritoryo dyan, kung atin yan, pakinabangan ng Pilipino. Pilipino makikinabang. Hindi dayuhan at aangkinin nila. O, kaya nga ang tawag dyan, National Patrimony, pamana ng lahi. O, nasa konstitusyon yun. Diba? National Patrimony. O, ana-ana, makinig ka para matuto ka. Hindi yung, ano ka, ha? Para kang tauhan ni Gadon, bobo. Naalala natin si Larry Gadog eh, no? Sa salitang bobo, di ba? O, di ba? Huwag kayong bobo, ha? O, huwag kayong masasaktan, ha? Mga kababayan, mga dotards, mga pulangaw. At least, ang Kulex Vlog, ako, si Kulex, nagsasabi ako sa inyo ng totoo. Masaktan man kayo, mapupunta kayo sa kabutihan. Kayo'y magiging makabayan. O nga, no? Isipin nyo, bakit ko nga ba pinagtatanggol si Duterte? Eh, ginagamit yan ng China. Propaganda, di ba? Propagandista ng China yan. Isipin nyo, ginagamit si Duterte. O, ano bang ginagawa ng China sa mga mangisda natin? Nakikita nyo naman eh. Di ba nakikita nyo naman eh? Lantad ng katotohanan. Ano bang ginagawa sa atin? Binubuli tayo. Ano bang mga pinasok ng mga Chinese dito? Mga illegal na immigrant, pogo, sugalan, shabu, drug lord. O, di ba? Hindi ko sinasabi lahat ng ginawa nila masama ah. Hindi naman lahat masama. Pero, madami po, madami na talagang mga salot na nangyari sa Pilipinas. Dahil sa pagpapakatuta ni Duterte kay Xi Jinping. Sa totoo lang yan, ha? O, huwag kayong magagalit sa katotohanan. O, sabi ha, nagkakasagutan na rito, Pidela Malyari, salamat po, nanonood si, salamat Kulex sa katapangan mo. Opo, lahat tayo matapang, basta totoo. O, Agenonam, tama ka, Traidor Ian sa bayan, sabi ni Agenonam. Dahil nagla-lockdown siya sa bansa natin na may coronavirus, eh wala naman ayon sa answered letter ng DOH sa AGCOM noong September 6, 2021 dahil wala silang clinical pathological. Anyway, ang sinasabi lang natin sa COVID, palpak ang ginawang management ni Duterte sa COVID. Nagdusa ang maraming Pilipino. Maraming mga negosyo na lugi, na wala ng trabaho. Kapalpakan ni Duterte at ni Duque sa COVID. Oh, tapos anong ginawa niya? Utang ng utang ng utang sa China. Bilyon-bilyon. Habang ang mga Pilipino pinaghirap niya sa COVID. Sa COVID na yan. Yung pisting COVID lockdown na yan. Sino bang hindi na piste dyan? Lahat tayo apektado dyan. Ang dami nga dyan eh. Talagang nawalan ng trabaho, nalugi ang negosyo, tapos huli ng huli sa mga maliliit na mga Pilipino. Hindi natin makalimutan yung lockdown na yan sa COVID na yan. Katarantaduhan na ginawa ni Duterte sa ating bayan. Ha? Kasama ang kanyang palpak na DOH Secretary si Roque. Ay, hindi pala si Roque. Magkatunog kasi, naalala ko si Roque. Si Duque. Pero kasing K. Oh. Gamit din yan si Roque. Kasama naman si Roque kasi spokesperson yan eh. Di ba? Sobrang palpak ni Duque. Eh, si Roque, palpak din naman yan. Paiba-iba na mga sinasabi. Naalala nyo nung lockdown si Roque? Oh, di ba nag-swimming yan sa Subic? Diyan sa Subic ba? O Bataan? O dyan? Oh, di ba? Lockdown pero siya nagsuswimming kasama yung mga dolphin.
Diba? Kaya nga Butan ding naging bansag diyan kay Rockwe. Tapos yung mga Pilipino lockdown, isipin nyo, nakulong ba sila? Mga Pilipino, pinaparusahan sa lockdown, sila special, di ba? Naalala nyo ba yun mga kababayan? O di ba kapalpakan din ni digong-digong nyo yun, di ba? Nang tatay nyo, napalpak, damay-damay lahat sa kapalpakan ng tatay ninyo, diyan sa lockdown-lockdown, COVID-COVID na yan. O sina, ang dami pong kapalpakan eh, na dahil sa kanyang pagiging tuta ng China. Huwag nyo nang ipagtatanggol ha, mga dutadsa. Kasi kayo din, naapektuhan din kayo eh. Naghirap din naman kayo, na-lockdown din kayo. So tanggapin nyo ang katotohanan. At ngayon, bubulayan na naman kayo niyan ng tatay digong nyo nyo. O pagkatapos ng meeting niya kay Xi Jinping, ano sasabihin niya? Kaibigan niya. Kaibigan niya, hindi kaibigan ng Pilipino. Huwag tayong idamay sa kanyang katraiduran, di ba? Maliwanag naman yun. O Roger Talavera, salamat ha. Mabuhay po kayo, Sir Kulex. Sila Ma'am Nessie Ocampo, batiin ko lang nanonood. Ma'am Nessie, salamat sa inyong donation ha. July 24, magkita-kita tayo. People Sona, i-announce ko na. July 24, People Sona, alas 10 ng umaga sa Commonwealth Avenue sa harap po ng Commission on Human Rights. Alas 10 ng umaga, July 24, Lunes po yan. People Sona, magsusona si The Junior, kung saan siya magsusona, sa Kongreso. Alam naman natin, bobolahin niya mga Pilipino. Oh, tayo din, sasabihin natin, ang totoong Sona, State of the Nation Address, yung totoo lang na kalagayan ng ating bansa, State of the Nation. Oh, diyan po yan sa harap ng Commission on Human Rights, Commonwealth Avenue. Alas 10 ng umaga magkita-kita tayo. July 24, Lunes, no? Itong darating na Lunes na. At pwede kayong tumulong sa bunyog sa ating mga gastos, pagkain, transportation, ng mga pupunta. Tulong-tulong tayo, maiinom na tubig. Ha? Marami pong mga grupo ang pupunta. Marami naman tumatawag sa atin. Tayo'y nagko-coordinate. Napakadaming pupunta po. Sa Sona, no? Talagang galit na sa kapalpakan ni The Junior, no? At ng kanyang vice president na Red Tagger, si Inday Walang AIDS na Butangera. O, yan. Kaya Marcos Duterte, reject. Reject, di ba? O. Tingin ko, pupunta rin yan si Duterte, si Digong nyo, sa Sona ni Marcos. Pero si Attorney Lenny nag-decline, ano? Ayaw ni Lenny. Ayaw ni Lenny mapasama sa mga kaululan nila. Sabi siguro ni Lenny, magbobulahan lang naman kayo dyan eh. Bakit ako haten dyan, di ba? Nag-decline si Attorney Lenny, no? Hindi siya pupunta. Eh, syempre, pag ikaw naman harap-harapan na pinaglululoko, masusuka ka na lang eh, di ba? Pag yung kausap mo, puro kwentong barbero, tatalikuran mo na lang eh. Hindi ka na lang makikinig. Puro naman kwentong barbero eh. Ang sasabihin ni The Junior eh, di ba? Pupurihin niya yung sarili niya. Baka magbibigay na naman ng bagong logo. Abangan ang bagong logo ni The Junior o ni Inday o kung sinong may logo dyan. Di ba? Sa totoo lang naman eh. Oh. Eh sino bang makikinig pa dyan? Oh, alam naman natin totoo. Anong totoo? Pumunta kayong palengke, magkanong presyo ng bilihin? Yun lang naman mga totoo eh, di ba? Oh, simpleng katotohanan. Hindi na kailangan ng mga kwentong kutsero ni The Junior. Alam naman natin na ano yan eh, na mambobola lang eh, magboboladas eh, di ba? Kaya nga hindi na atin si, ano, si Attorney Lenny Robredo. Siguro sabi ni Attorney Lenny, mas maganda pang maglato-lato na lang. Kaysa makinig sa sinungaling, ano? Nakakatawa. Basta tayo, July 24, magkikita-kita tayo sa CHR, Commonwealth Avenue, alas 10 na umaga. Kita-kita tayo, mga kabunyog, mga kababayan. Oh, huwag kayong mapipikon mga dutads, mga pulangaw. Wala akong sinasabing kasinungalingan sa aking vlog. Lahat ito ay totoo. Oh, yan ha, yung pagbisita ng tatay digong nyo sa China, totoo yan. I-google nyo na lang, hindi yan fake news. Baka sabihin nyo, fake news na naman. I-google nyo na lang yan, di ba? Baka naman pag-google na lang, ayaw nyo pa. Oh, at kung anong pinag-usapan nila, wala naman talagang nakakaalam eh. Hindi ano bang kontrata ni Duterte kay Xi Jinping? Ano kayang mapinag-usapan nilang kontrata dyan? Ano? Mahiwaga talaga to eh, no? Oh, sabi ni Al Angel Chongko Sumulong, Parmali Syndicates. Oo, oh, Parmali. Oh, Bong, lumaban
Gero, gusto ni Duterte, China ang makinabang sa yaman ng Pilipinas sa West Philippine Sea, no? Oo. Jimmy De Vera, Sir Jimmy, si Dutae ay nag-jet ski, itinayo niya ang bandera sa isla ng West Philippine Sea. Ang bandera ng China. Hindi nga nag-jet ski yan eh, Sir Jimmy De Vera, no? Hindi yan nag-jet ski. Pangako niya lang yun, di ba? Oh, eh, 14-14. Gandang tanghali, Sir Kulek Suliman. Salamat ha, Apolinario Arellano. Thumbs down, ano ba siya? Okay. Bong Lumaban Gero na gusto ni Duterte. Ay, nabasa ko na pala yan. Ano? Aloida Susan Pruto. Kaysa mukha mo, utak lamok. Ah, sabi niya dito kay Ana-Ana. No? O, Thomas Esperas Alejo. Hoy, layas. Di namin need unlike mo. Isa ka ring aso. O, sabi niya dito kay Ana. Nabanatan tong si Ana-Ana. No? Sablay kasi agad yung komento ni Ana-Ana. O, Chris Arelia, nanonood. Priscilla Gianyo Sanone. Good morning, Sir Kulek. Siya ang naging president na gustong kumampi sa mga komunista. Kunyari, galit siya sa mga NPA, pero sa komunistang China, best friend niya. Ayy! Au, 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 au. Sabi ni Priscilla Gianyo Sanone. Ang nagustuhan ko sa comment mo, Ma'am Priscilla, yung ayy! Nakalagay doon, ayy. Dapat, au, 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 au. Sabi siguro, ano kayang tawag ni, ano, ni Xi Jinping kay Duterte, no? Gongdi! Gongdi, di ba? Up, up, up! Jump, jump, jump! Pag sinabi ni Xi Jinping, sit, sit! Sisit din si Duterte, no? Ah, jump to the building! Mas maganda yata yun, ha? Jump to the building, ha? Tapos ang problema ng Pinas, di ba? O yan, ha? Ako, nagjo-joke-joke na lang, no? Na, kasi alam nyo, talagang mababad trip tayo pag nakita natin ang garapal. Sobrang garapal ang pag-meeting nila. Ha? Saan ka naman nakakita? Di man lang nagpatago-tago, ginarapal pa talaga, no? Punta ka kayang US, Duterte, nang malaman mo. Kayo nila bato. But ayaw nyo sa US, di ba? Takot sila sa US, eh. May Magnitsky Act dun, eh, di ba? Eh, alam nyo, yung ICC naman, diretso ang investigasyon, eh, di ba? O, Julian Robin, salamat sa 150 stars, 500 stars, aba, sunod-sunod, 50 stars. Ang daming stars ito, Sir Julian Robin, salamat po, ah. O, kabunyog natin sa California si Sir Julian Robin. O, kayo ba, Sir Julian Robin, masunurin ba yung aso nyo sa bahay ninyo? May doggy ba kayo dyan? Mapapakanta tayo ng ano, no? How much is that doggy in the window? Ow! Ow! How much is Duterte doggy in the window? Ow! Ow! Sabi ni Xi Jinping, magkano? Magkano kaya ang pagiging aso ni Duterte? No? Madami din siyang napaging pakinabang. No? Kakano po ito, mga kababayan? Ano? Basta tayo, ipaglaban natin ang para sa Pilipinas ay para sa Pilipinas. Yun lang. Ayaw natin ng gera. Oh, napatawa tuloy si Sir Julian Robin. Salamat po sa stars na sinan nyo, ha. Oh, eh, yung mga nakakaluwag-luwag, pwede kayong mag-send ng stars. Hindi po yan napupunta kay Kulex o kay Atty. Enzo. Napupunta yan bilang pondo ng bunyog para sa ating mga activities, pag-organize, pagmumulat sa mga barangay, sa mga bayan, sa mga probinsya. Marami tayong mga kabunyog. Luzon, Visayas, Mindanao. Nag-organize para mamulat po ang isip ng tao. Hindi lang sa Facebook, hindi lang sa YouTube, hindi lang sa SOCMED, ang bunyog ay bumababa aktwal sa mga barabarangay, sa mga bayan-bayan para imulat ang tao, i-organize ang tao. Na imulat sila sa katotohanan, imulat sa katarungan, sa kabutihan, at sa pagmamahal sa bayan. Imulat sila sa pagmamahal sa bayan. Yun ang gusto ng bunyog. Ang mga Pilipino, mahalin ang bayan, mahalin ang inang bayan, ipagtanggol ang ating inang bayan. Ha? Maging makabayan, hindi makadayuhan kagaya ni Duterte. Yon ang tinuturo ng bunyog at prinsipyong pinangahawakan ng bunyog pagkakaisa. No? Kaya sumapi kayo sa bunyog para mahalin natin ang ating bayan. Ipagtanggol natin laban sa mga hudas at traidor, sa mga magnanakaw, sa mga mapagsamantala, sa mga abusado, sa mga sinungaling. Kailangan manaig ang kabutihan ng sa bayang Pilipinas. At tayo yon. Huwag tayong titigil, huwag tayong aatras. Walang atrasan sa laban. Ha? Walang atrasan sa laban. Tuloy ang laban, mga kabunyog, mga kababayan. Di ba?
Hindi tayo magpapatalo sa mga traidor at mga magnanakaw. Bunyog! Bunyog! Halika na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas. Ang bunyog isisigaw. Bunyog. Nanonood si Sir Rodi Santos. Salamat po, Sir Rodi, ha. Yung mga nanonood, hindi ko nabate, pasensya na kayo. Leoncio Abayan, ka Leoncio Abayan, kabunyog natin mula sa Calbayog City. Papayag ba kayo na magiging kanila ang mga minerals na sakop natin? Imbis na sarili natin ang mga natural gas sa West Philippine Sea, mapupunta pa sa mga Inchik. Tayo sa bunyog, ka Leoncio, no? Ka Leoncio, hindi tayo papayag. Ewan ko lang sa mga dotards, mukhang payag sila, no? Tanungin nyo sarili nyo, mga dotards, mga panatiko ni Duterte at Marcos. Papayag ba kayo na ang kinin ng China ang mga natural gas sa West Philippine Sea? Yes or no? O, sagutin nyo. O, yung mga dotards, ha? O, ngayon, dyan makikita kung ano ang ano nyo, stand ninyo, ang paninindigan nyo. Diba? Kayo ba'y traitor sa inyong bayan? Diba? Sir, sala, yun, no? Ang daming stars sinesend ni Sir Julian Robin. Another 500 stars. Maraming salamat po, ha? O, dami ng stars nito, ha? Yung mga nakakaluwag-luwag, ha? Maraming salamat, ha, sa mga nagsisend ng star sa bunyog. Malaking tulong yan sa atin, ano? Lalo na't may pagkilos tayo sa July 24, People Zona, magmamarcha mula Commission on Human Rights hanggang Tandansora. May marcha po, iba't ibang organisasyon ang sasama dyan. Madami po ang nagsabi na sasama na sila, no? Maraming galit, eh, no? At meron naman po yung permit. May permit naman po yan sa PNP, nakipag-usap na yung mga organizer dyan sa ating People Zona. So, pumunta po kayo, no? At syempre, kailangan natin ng pondo dyan. Tumulong po kayo sa bunyog. May GCash ang bunyog. Meron din, pwede mag-send ng stars para anumang paraan, kahit man yan ay konting halaga, anumang halaga, yung inyong pagdarasal. Mahalaga ang dasal sa Panginoon, ano? Tulungan tayo ng Panginoon, yung inyong mga dasal sa inyong tahanan. Yung inyong halaga na pwedeng maitulong, magkano man yan, malaking bagay yan. Yung pagsishare nyo sa social media ng ating mga vlog, mahalaga rin yung social media engagement, no? Mahalaga din po yan. At yung aktwal na pagpunta doon, pagmarcha, pagsigaw, mahalaga din po yun. Sama-sama tayo. Ano man ang ating ambag para mahalin ang inang bayan, gawin na natin. Gawin natin yun. Huwag nating pagdamutan ang inang bayan ng pagmamahal. Ano man ang pwede nating itulong, sa anumang paraan, sa konting halaga man yan, pagdarasal, di ba, ulitin ko, pagpunta sa rally, pagsishare sa social media, pagkausap sa mga kakilala, pagmumulat sa kapwa, gawin po natin ang lahat para manaig ang katotohanan at kabutihan at matalo natin ang mga sinungaling. Matalo natin ang mga magnanakaw, matalo natin ang mga traidor sa bayan. Kailangan manaig ang kabutihan, mga kabunyog, no? Vicente, Tika, Lacanienta, good AM kabunyog Kulek Soliman. Salamat po, Sir Vicente, Tika, Lacanienta. Tagasan po kayo, Sir Vicente, no? Parang ngayon ko lang kayo nakita. Nag-comment, no? Maraming salamat, no? So hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Mahalin lagi ang bayan, no? Mahalin natin ang inang bayan. Ang West Philippine Sea ay para sa Pilipinas. China, layas. Layas, hudas. China, layas, atin ang Pinas. Mga kabunyog, mga kababayan, Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas. Ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Pahabol ko lang, Teddy Perez, maraming salamat, ha, sa iyong panonood. Teddy Perez, salamat.